back to our YouTube channel. So ngayon, ang i-share ko sa inyo isang beauty hacks na ginagawa ko nung high school pa lang ako. At until now, na-discover ko to from my mother. Kasi nung time na yon, nagkaroon ng bulutong yung kapatid ko. Tapos, nagkaroon siya ng peklat sa muka. Kaya ang ginagawa ng mother ko, itong beauty hacks na to, para matanggal yung mga peklat ng ate ko sa muka. So, nung time na nagdadalaga ako, naging conscious sa sarili, ito na lang din yung ginagawa ko. Kasi nga, dahil nga nakatira kami sa probinsya, malayo sa Kabiasnan, wala namang, at hindi din uso nun yung mga skincare routine. Ito lang din yung way ko para ma-refresh yung face ko, matanggal yung mga pimples, yung mga pimple marks, at para hindi mag-stay na matagal yung pimples. Sa panahon ngayon, sobrang dami ng skincare ang pwede mong mabili sa market. Tapos, yung iba, expensive, yung iba, affordable. Pero, depende naman yun sa skin mo kung tatanggapin niya yung products na yun. Tapos, yung iba, hindi naman hiyang. Nagkakaroon sila ng mga, ng ibang reaction sa skin nila. Kaya ito, share ko sa inyo yung facial mask na ginagawa ko. Yung DIY facial mask na to is proven and tested ko na sa sarili ko, pati na ng kapatid ko. Kasi ito talaga lang yung ginagamit namin dati, nung high school pa lang kami, na skincare namin. Very affordable lang to, at pwede mo siyang magamit kahit 3 weeks, basta i-store mo lang siya sa ref. After mong buksan at gamitin, padali lang gawin tong DIY facial mask na to. Kailangan mo lang na sterilized milk, egg, and calamansi. Wash na ako ng face para maipakita ko sa inyo kung paano ko nilalagay sa mukha yung DIY facial mask na gagawin ko. Okay? See you! One eternity later. So ngayon guys, nakapag-wash na ako ng face. Itatry na natin ang facial mask na ginawa ko. Tada! Ito siya. Kailangan nyo lang talaga siyang haluin mabuti. So, gamit ako ng ganito para mailagay ko siya sa face ko. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Ilagay nyo lang siya sa face nyo. That. Ganyan. Oops! Dati, nung high school ako, dahil naman hindi ko magbilog ng sa araw, kasi hindi ko mag-swim ng mga klase ko noon, kahit ang haring tapat, pwede ko nagkakaroon ng pimples. Kaya ang ginagawa ng nanay ko, pagi niya ako nilalagyan ng gabi sa gabi. Supportive nanay kasi siya. Forehead. Tignan mo, ang dami pa, diba? Kaya kapag gumagawa ko ng ganito, nilalagyan ko din niya sa wakoy. Dumaduinlo ko din, tinuruan ko rin siya mag-ganito. Ginagawa-gawa niya din to. Tikman ko yung pangat ng lasa.
ganyan. Ganyan lang siya. Tapos, binababad ko lang siya ng 30 minutes sa face ko. Pero, hindi ako gumagalaw kasi nga, nag-i-stretch to, nag-i-stretch siya. Pagka natuyo na, mapifeel mo na parang binabatak yung face mo. Kaya ang ginagawa ko, hindi talaga ako gumagalaw, hindi ko talaga ginagalaw yung face ko. Ganyan lang siya. Kaya maghintay tayo ng 30 minutes. Okay? Patuyin natin. So guys, minsan napapansin ko, pag hindi ako nagaganito sa gabi, nagiging visible talaga yung mga blemishes ko. Kasi parang ang dami ko kasi yung mga pekas, parang ganun, pekas. Tama na ako kasi sa mama ko. Pero kapag ginagawa ko to, parang nawawala, kumbaga nagla-lighten siya. Minsan kasi tinatamad ako mag-ganito. Ito muna, pag inaanto ka na, kung may mga gagawin ka, huwag kayo may papanoorin ka sa Netflix, ayaw mo maputol. Ay, hindi ko na ginagawa yung ganito. Ayan na guys. Nararamdaman ko na siya. Parang binabatak niya yung face ko. So dati, pag nagkaka-pimples ako, tapos nagkakamag siya, nangingitim siya, ito lang yung ginagawa ko. Para mawala yung itim-itim niya, yung marks niya. Kasi effective talaga siya. Para na nagla-lighten yung mga spots, dark spots. Yan guys, oh. Pagka natuyo na siya, ganyan yung feeling. Oh. 15 minutes pa lang. Tagal-tagal pa dahil. So, look, oh, ang dami pa natira ng ginawa ko. Ay, ayaw ni Richard. Kaya gagawin ko dito, ilagay ko sa to sa ref para bukas. Gagamitin ko siya ulit. Bukas ng gabi. Hindi naman kasi siya nasisira. Tapos yung yellow ng egg, iprito ko na lang bukas para hindi sayang. Kung napapansin yung ganito ako magsalita kasi nga, yung ganito ko na stretch na, mag-wash na ako. Yan yung tsura ko. Wash ako ng face at papakita ko sa inyo yung face ko pagkatapos maglagay ng mask, facial mask, okay? 2,000 years later. Tara! So yan. Yan yung after na maglagay ako ng facial mask. Yan. Ang soft tsaka ang smooth lang ng feeling. For best result guys, siguro kung advice ko na gawin nyo siya every twice a week or thrice a week. Kasi ako, dati, masipag pa ako magganto-ganito. Ngayon kasi, minsan-minsan na lang. So guys, sana natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo na ideas para makatipid. Kasi, alam ko very affordable naman to. Kasi nga, magagamit mo siya ng matagal. If nagustuhan yung video na to, hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more videos. See you to our next vlog! Bye!